There is a tendency among us na hindi po natin maiwasan na maggrupo-grupo o magkanya-kanya. Okay lang po yon. Pero ang masama po doon ay yung magi kayong exclusive at ang tingin niyo sa kanila, ang tingin ninyo ay kayo ang pinakamagaling. Ito yung tinatawag nating magaling syndromes. At sa kultura po ng Pilipino, makikita po nating one of the outstanding cultures ng Pilipino ay yung pagiging regionalistic. Makikita po natin yan kahit pumunta kayo ng Amerika, makita may mga asosasyon, Quezonian, mga Batanggenya, Visayan Group. Makikita po natin yan na malakas. At kahit po sa Charismatic Renewal Movement na ang inyong lingkod ay naging spiritual director ng Diocese of Lucena, napakahirap po sa aking pag-isahin ang iba't ibang mga charismatic. Kaya ang naging programa ko noon bilang charismatic director ay magmisa ako nakasama ang lahat tuwing last Saturday dyan sa Katedral ng Lucena. Sa simula po ay successful, dinadaluhan. Abay, nung bandang huli na po ay kwang-kwang-kwang na at na kauntian na po ang umaaten. Nang ako po ay naging chairman of the board ng National Service Committee of the main umbrella of Catholic Charismatic in the whole Philippines, ako po ang pinakang presidente. Ganyan din po ang ginawa ko. Umiikot ako sa buong Pilipinas para pagkaisahin, talaga pong hindi. Napakahirap po, may mga grupo na ayaw sumapi sa amin, may mga grupo na sumapi sa amin. At yun po talaga ang tendency natin na magkanya-kanya. At sasabihin, mas magaling ang speaker namin, mas magaling ang aming music ministry, mas pugi ang aming spiritual director. Ayun, ang sad reality. Sa ating unang pagbasa ay nakita po natin si Moses na siya po ang pinagkalooban ng biyaya ng Panginoon at ang Israel ay binibigyan niya ng pagpapala sa pamagitan ni Moses. Kaya naman, ang tingin nila ay kay Moses ang paghihirang ng Diyos. Kaya nung binasbasan niya ang mga ilang mga tao at hindi po nakasama yung dalawa, ay nabanggit ni Josue, Moses, ay bakit po itong dalawa hindi naman po nakasama, ay bakit po yan ay nagpapahayag? At sabi ni Moses, hindi nga sila duly designated, but they are also chosen by God. At may himig na selos, sabagat para sa kanila ay sila lang ang dapat magkameron ng kapangyarihan. Sa ating banal na ebanghelyo, ganyan-ganyan din po. Si Juan ay lumapit sa Panginoon at nagsabi, Panginoon, may gumagamit ng pangalan ninyo. Nagpapalayas ng masamang espiritu sa pangalan mo. Buong akala ni Juan, dahil siya'y naging saksi sa kapangyarihan ng Panginoon, sa pagpapalayas ng masamang espiritu, sila lamang ang may kay. Sila lamang ang may karapatang magpalayas ng masamang espiritu. Pero nasyak ang si Juan at sabi ng Panginoon, yes, he may not be duly designated as members of us, pero siya ay, he is aligned with us. Kakampi natin siya at hindi kalaban. Kahit po sa banal na kasulatan, nakita natin the zealous factor, the jelly debilin factor, na jealous tayo sa kapangyarihan na nakikita natin na nasa sa atin din. Mga kapatid, what is in a name? Kaya nagpalaya sa pamagitan ng pangalan. The name gives us the power
Marami pong kapangyarihan ang pangalan in the world of advertisement and commercial. Ang isang produkto na ginamit ng isang sikat, o sabihin natin pangalan sa sikat, it spells success and productivity. Nung si Michael Jordan po ay kasikatan sa basketball, ang kanyang rubber shoes, talagang bilihan tayo, pati po ako. Nag-collection ako. Inaamin ko yun, nag-collection ako ng Michael Jordan shoes. Dahil pangalan ni Michael Jordan pa lang ay pang-ulam na. At kahit po wala na si Michael Jordan, ang kanyang rubber shoes ay hanggang ngayon ay more than $100. 100, 120, 150. Wala na si Michael Jordan. Pero it has the power because of its name. It spells a lot of difference when you talk about the name. What else? The name has the power to attract. Sinuot yan ni Katniel. Ay, nung ako'y pumunta sa California, pumunta ako dun sa pinagsyutingan nila Nadine at saka ni James Reed, dun sa mayroong grapes, tapos yung inihagis yung ano, yung coin, pinuntahan ko. Because it has the power to attract. And then, what is in a name? The name has the power to influence. Kung gusto mong makakuha ng right connection, go to the right people. Sabi ni congressman, sabi ni governor, sabi ni presidente. So it has the power to influence. So the name has the power to influence people, to attract people, to spell a lot of difference. How much more is the name of Jesus? Paano po natin ginagamit ang kanyang pangalan pag tayo nabibigla? Sos Mariosep. We do not use the name of God with power. Pero kapag tayo lang po'y natakot, Jesus. Pero that name has the power, that power to drive out evil spirit. Alam po ninyo, nung ako ho ay bago pa sa Charismatic Renewal, nasabihan po ako ng dating obispo, Bishop Ruben T. Propogos, malangit ang kanyang kaluluwa. At sabi niya sa akin, may napoposess doon sa may Red B, puntahan mo. Sa isip-isip ko, bakit hindi kaya siya? Siya ang obispo. Ay ako ay ordinaryong pare, batang-bata pa, batibot. Pero sabi ng obispo ko, puntahan mo. Pinuntahan ko po. Sakay ako ng jeep. At ako po'y takot na takot dahil naalaala ko yung ginawa doon sa pare, doon sa pelikulang Exorcist, na pinalutang, dinuruan ng kulay abokado, itinulak, patay yung pare. Kaya yun ang nasa sa isip ko. Eh nagkataon po namang merong isang charismatic na nakasabay ko at sabi, Father, bakit para po kayong namumutla? Eh alam mo, sister, papunta ako dun sa inaalihan ng masamang espiritu. Father, wag po kayong matakot. Tuturuan ko kayo ng formula na kayo po ay magtatagumpay. Sabi ko, sige nga, aber. Gagamitin lang po ninyo ang pangalan ni Jesus. Sige nga, ano ang formula? Sa pangalan ni Jesus, Satanas, lumayas ka. Sa pangalan ni Jesus, Satanas, lumayas ka. Father, ulit-ulitin po ninyo. Kailangan malakas ang boses. Kailangan kumbinsid kayo at buong pananampalataya. Nagpa-emote-emote na po ako sa jeep. Satanas, lumayas ka! Satanas, lumayas ka! Ay, napatingin po sa akin yung driver at kala niya ay pinalalayas ko siya. Pero pagdating ko po doon sa bahay, nako, iba na ho ang amoy. Talaga pong amoy sulpor, napaka-bangi, napaka-palot, napaka-panghi, talaga pong napaka-baho. At yung lalaki po ay hawak-hawak ng apat na tao. At talagang napakalakas. Kaya bumanat na po ako, sa pangalan ni Jesus, Satanas, lumayas ka, lumayas ka, lumayas ka. 45 minutes ko pong pinalalayas.
ayaw pong lumayas talaga. Kaya ako na lang po sana ang lalayas. Pero mga kapatid, ako po ay medyo na intriga at na challenge. Talaga pong dinubli ko ang lakas. Satanas, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Ay medyo parang nakulitan yung demonyo, nagpipiglas. Naku, sabi ko, medyo umurong-urong ako, sige. Kapapraktis ko lang ng taekwondo. Pagka ikaw ay namali ng lapit sa akin, sisipain kita talaga. Pero nang nakita ko po yung mata na puro puti, at nakita ko pong nakahulagpos dun sa apat na lalaki, naku, natakot na po ako. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, Satanas, lumayas ka. Ay, palapit na po ng palapit. Sabi ko, Jesus, lumayas ka. Jesus, lumayas ka. At sabi nung tao, Pader, mali na po yung panalangin nyo. Sabi ko, bakit? E, pinalalayas mo na si Jesus. Kaya sabi ko, Jesus, bumalik ka. Jesus, bumalik ka. At yun nga po, bumalik si Jesus. Pinalayas ang masamang espiritu. And I saw the power of God's name. Using the name of God, it's so powerful experience. Pero hindi po doon natapos ang aking karanasan. Sa isa pong misa ko, no, Baptism of the Holy Spirit, ng Mary Hill Academy, buong school, sila'y nag-seminar. At habang nagmimisa po ako, may inalihang babae ng masamang espiritu. So ang akin pong ginawa, sabi ko, sisi, isa lang. Pinare-over ko. Aba, naging dalawa. Naging apat. Naku, Diyos ko, paano ba ito? Namili po ako dun sa mga participants na medyo malaki ang katawan. At sabi ko, ganito lang sasabihin mo, brother, ha? Sa pangalan ni Jesus, Satanas, lumayas ka, lumayas ka, lumayas ka. Opo, alam ko na po. So, binanatan ko na po yung nasa kanan. Si brother bumanat dun sa kaliwa. Ay, kamalas-malasan, sabi ng malaking katawan. Malaki lang pala ang katawan. Pero ang boses ay kaiba. At sabi, sa pangalan ni Jesus, Satanas, lumayas ka, lumayas ka, layas, layas, layas. Anong nangyari? Lumipat sa kanya. Siya ang inalihan ng masamang espiritu. I discovered that using the name of Jesus, we need to use it with conviction. Because in the name of Jesus, we will receive healing. In the name of Jesus, we will receive power. In the name of Jesus, we will receive authority over the devil, over all the problems in life. Kaya naman, tayo po, gamitin natin ang pangalan ni Jesus ng may pananampalataya. Gamitin natin ito ng may conviction. Dahil kung hindi, baka sa atin lumipat ang masamang espiritu. Mga kapatid, the second point that I would like to emphasize is nobody has the monopoly of truth. Nobody has the monopoly of goodness. Nobody has the monopoly of grace and the grace of healing. Kaya, you cannot limit the grace of God. Kung meron kang nakikitang nagpapagaling, meron kang nakikitang naging instrumento ng Panginoon, aba, hindi ka dapat magselos. Hindi ka dapat na sabihin makakita ng kakumpetensya. Nung ako nga po ay nasa healing ministry, inabot ko po na halos nagsosolo ako. Pero salamat sa Diyos, dumating si Father Suarez. Pero namatay naman agad. Sumalangit na ang kaluluwa. At natuwa po ako na meron akong makakasama. Meron akong partner. At ito po siguro ang dapat nating isipin. In the ministry, we can always do our own part. Para po tayong mga walis-ting-ting na pinagsama-sama po natin, makakawalis ng dumi. Dahil kung hindi, isa-isa, pantinga ka lang at pantutuli. Pero kapag pinagsama-sama, there is strength in unity. Lahat tayo ay pwedeng gamitin ng Panginoon. Lahat po tayo ay pinagkalooban na natatanging handog na dapat nating gamitin sa pagbubuo ng Kanyang sambayanan. Kaya ito po ang mensaheng nakapalaman. Pangatlo ay
every act of kindness counts a lot. Every little kindness merits a reward. Kahit yung isang basong tubig na ibinigay mo sa isa sa mga maliliit ay may gantimpalang naghihintay sa kaharian ng langit. Naalala po ninyong commercial ng pita. Kakain na sana si Pogi ng pita. Pagkatapos nakita niya yung matanda na nagugutom, kaya hinati niya at binigay yung kalahati. Kaya sabi, dahil busila kang iyong kalooban, pagkakalooban kita ng iyong kahilingan, humiling ka na kung anong gusto mo. Kaya sabi, gusto ko po ng sports car. Sports car po. Ayun, dumating ang sports car, kalahati, dahil kalahati rin ang bigay niya. Mga kabatid, ang lahat ng ginagawa nating kabutihan may katapat na pagpapala. Simpleng tapik sa balikat, simpleng ngiti, simpleng payo, simpleng pagpapakita ng pagmamahal, yan po ay may regalo sa kaharian ng langit. Kaya pag sumikapan natin gumawa ng kabutihan sapagkat ang kabutihan po ang magdadala sa atin sa kaharian ng langit. Pang-apat na mensahe ng banal na ebanghelyo ay tungkol po sa sinabing kapag ang kamay mo ang pinagkakasala, putulin mo. Kapag ang paa mo ang nagiging daan ng pagkakasala, putulin mo. Kapag ang iyong mga mata ang nagiging daan ng pagkakasala mo, dukwitin mo. Ano po ba ang kahulugan nito? Literal po ba ang binabanggit ng Panginoon? In the Semitic mentality and in the Bible, it means just to say that nothing is in this world is more important than eternal salvation. Wala pong pinakamahalaga sa buhay kundi ang buhay na walang hanggan. The importance of the eyes, the hands, and the feet are as nothing to be compared to eternal salvation. Napakahalaga po ang gantimpala na mga gantimpala, ang buhay na walang hanggan. Kaya ang tanong natin, gagawin po ba ninyo ang lahat para makamtan ang buhay na walang hanggan? Gagawin po ba ninyo ang lahat upang makamtan ang langit? Sabagat ang langit po ay ating makakamtan kung tayo'y mananatiling nakakapit kay Lord at gumagawa ng kabutihan. Kaya sa araw pong ito, higit nating pahalagahan sa lahat na tayong lahat ay makapunta sa kaharian ng langit. Sino pong gustong pumunta sa langit? Taas ang kamay. Ayan, dito sa rito, ayaw pumunta. Baka gusto sa iba pupunta. At sana nga po tayong lahat ay makapunta sa langit. Dahil sa isang istorya po ng isang teacher, sabi niya sa mga bata, sino sa inyong gustong pumunta ng langit? Taasan ng isang lahat ng kamay. Pero isang bata po hindi nagtaas at sabi niya ng teacher, Totoy, ayaw mo bang pumunta sa langit? Hindi naman po sa ganun, ma'am, kasi sabi po ng mami, pagkatapos daw po ng klase, uwi agad ng bahay, wag nang pupunta kung saan-saan. Mga kaibigan, tama po yung bata. Maring you may be wanting to go to heaven, pero ang maganda po, gawin natin ang lahat ng magagawa natin dito sa lupa para makarating tayo sa kaharian ng langit. Sino po ang nagmamadali ng pumunta sa langit? Ngayon din. Ah, wala. Dahil kukunin ka na ni Lord muna. Pero ang napakahalaga, gawin nating langit, ang ating mga tahanan, ang ating mga parokya, ang ating mga komunidad, ang ating diocese, ang ating sambayanan, upang dito man sa lupa ay langit na rin. Amen.